Yes, Lord, yes, yes, Lord, amen.
name on high, O Lord. In this night, Lord God, we pray. Every chain in our lives, in this country, Lord God, na patuloy, na mapupigil, na humahad lang sa aming paglago, sa aming buhay Kristiyano. We believe, Lord, there's power in your name. There's power and there's change. Kung ilalapit namin ito sa iyong pangalan, sa iyong harapan, we believe, Lord, na kayo lang ang siyang magiging solusyon at kayo lang ang siyang makakatulong sa lahat ng aming problema, Panginoon. At maraming salamat po, Panginoon, sa iyong anak na si Jesus na binigay niyo po sa krus ng Kalbaryo upang kami maligtas, upang makasama ka namin, Panginoon, at matawag mo kaming anak. Maraming salamat po. Sa mga pagkakasala namin na iyong pinatawag na sa isip, sa salita, sa gawa, Panginoon. Alam po namin, Lord, na bagamat tao kami, Lord, pero araw-araw niyo po kami binabago at araw-araw po kami nabubuhay sa awa at habag ninyo, Panginoon. We praise you, we worship you, Lord. In Jesus' name, pray. Amen. A few reminders as we return to our on-site Sunday service. Again, to those attending, you must be fully vaccinated. Bring your vaccination cards for checking. We will be accommodating a maximum of 70 people in our main hall. Also, please make sure that you are not feeling any COVID or flu-like symptoms upon your attendance. Only ages 12 and above will be allowed to attend for now. And of course, please observe proper social distancing. Mga Kapilar, see you on Sunday! Good morning, mga Kapilar! Our topic for today is relationship requirements. Maraming passage sa Bible na pinakita kung papaano yung pakikipagrelasyon ng Panginoon sa ating mga tao dito sa lupa na tayong mga anak niya. Sinasabi nga sa John 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whoever believes in Him still not perish but have eternal life." Doon po sa verse na ito, pinakita ng Panginoon kung paano, kung gaano niya tayo kamahal at kung ano yung relationship na meron tayo kay Lord. And meron pa pong isang verse dito, sinasabi nga sa Luke 10 verse 27, "Love the Lord your God and with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind and love your neighbor as yourself." So dito din, tinuturuan tayo ng Panginoon kung papaano tayo magkakaroon, kung papaano natin mapapakita ang pakikipagrelasyon natin, kung ano yung kinakailangan natin sa pakikipagrelasyon sa ating kapwa. O kahit na dito, tinuturo ni Lord kung papaano natin siya mahalin, kung papaano natin maipapakita ang pakikipagrelasyon natin kay Lord. Sabi nga dito ni Lord sa dulo, "Love your neighbor as yourself." Gaya ng kung papaano nga natin minamahal ang ating mga sarili, ganun din po tayo kung tayo ay makikipagkapwa o makikipagrelasyon. Sabi dito, what is relationship? Relationship, the way in which two or more concept or object people are connected. The state of being connected. Kaya nga po dito sa relationship requirements, makikita po natin dito kung ano yung kinakailangan natin na dapat meron tayo kung tayo ay makikipagrelasyon o meron tayong relationship o meron tayong sinasabing personal na pagkilala sa ating Panginoon.
meron po ako dito na inihanda na 4 basic types of relationship. Number 1, family relationship. Alam naman po natin na yung family relationships, kung ano po yung binubuo nun. Andyan po yung ating mga magulang, kapatid, pamangkin, pinsan, and etc. Yun po yung family, yung mga relatives po natin. Number 2, friendships. Yun po yung, alam, may mga kaibigan tayo, 2 or more, o binubuo ng isang circle. Yun po yung family. Yun po yung friendships. Pangatlo, yung acquaintanceships. Yung pag nagkakaroon po tayo ng bagong kakilala. So, nagkakaroon po tayo ng building relationship kahit po sa kakilala lang. Nag-grow po yung ating relasyon para dun sa mga tao na nakilala po natin. Ang panghuli po, yung romantic relationships. Ito po yung tinatawag na yung mga marriage couple, and then po yung mga boyfriend and girlfriend. Yan po yung nagkakameron o pumapasok ng romantic relationships. Sinasabi nga po sa John 15, a relationship with him in a relationship of intimacy and security of being totally known and totally accepted. Di po ba tayo pagka po nagkakaroon ng relationship sa ibang tao or sa kaibigan natin, may tinatawag tayong relationship kung yung relasyon po natin na yun ay na-build because of totally known. Kumbaga, nakilala na natin yung tao at tinanggap po natin yung tao bilang kaibigan or whatever man dun sa basic type na relationship po na sinabi ko. Kumbaga, ano dun yung pagkakakilala natin at pagtanggap po natin dun sa tao. Dito po, sinasabi na how do we get to know God in a personal way? Mahalaga po yun na meron tayong personal na paraan o personal na pagkakakilala. Pagkakaalam natin kung sino ba sa atin si Lord when it comes to relationship. Meron po ako dito, number 1, tatlo po iyon. Ito po yung number 1, time. Bakit po kailangan natin ng may time? Sabi nga po, 'di ba, kung sa ibang tao nga, 'di po ba, para makilala natin yung isang bagong kakilala o bagong friend, 'di ba, kailangan po natin ng time para makilala siya. Ganun din naman po kung paano ba ma-develop ang isang relationship. Kailangan din po natin ng time. So ganun din naman when it comes to know God, kailangan din po natin ng panahon. Kailangan din po natin ng time. So meaning, kailangan meron po tayong time para kay Lord. Kailangan po magbigay tayo ng oras para sa Diyos. So paano po natin yon maibibigay para mas makilala natin ng Lord sa buhay natin? Ang sinasabi po dito ay kailangan natin na magbasa ng mga salita niya. Dahil sa pamamagitan po ng mga salita niya, ng Word of God, mas makikilala natin ng Lord. Mas malalaman natin kung paano po ba ang Diyos na ginawa niya nung siya'y nasa lupa. Paano po siya nakipagrelasyon? Ano po ba yung meron siya? Doon po natin mas makikilala ang Panginoon sa buhay natin. Yan po yung sinasabi niya sa 2 Timothy 3 verse 16. And number 2, talk, communication, to have connection to God. Sinasabi dito na we must talk to God. We must talk to God if you want to grow or because we wanted to grow. Kailangan po natin na kausapin ang Panginoon. Kailangan po natin na may time para makausap o makipag-usap tayo sa Diyos. Dahil kung gusto po nating lumago, of course, we need to pray. Yun po yun sa pamamagitan ng panalangin, magkakaroon po tayo ng intimacy to talk to God. Sabi nga po, di ba, sa isang relasyon, kailangan po talaga ang komunikasyon. Dahil marami pong relationship na napipail due to lack of communication or dahil wala ng komunikasyon. Kapag meron po sa isang relasyon, kailangan po talaga na nag-uusap, nakikinig, nagtitiwala, yun po ang kailangan, isa sa mga kailangan sa isang relasyon. So, ganun din naman po sa ating mga tao at sa kay Lord, sa pagkakaroon natin ng relasyon kay God, kailangan tayo ay nakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Kaya nga po maraming tao o marami sa atin na gustong lumago
gusto niyang mag-grow, gusto niyang mag-mature, pero wala po tayong time kay Lord. Hindi po pwede yun, lalo na po sa isang katulad nating mga Kristiyano. Gusto po natin na mag-grow, gusto po natin na mas makilala pa natin si Jesus Christ, pero hindi po tayo nakikipag-usap sa Kanya. So, hindi po pwede yun. Isa po sa mga kailangan para mas lalo tayo mag-mature at mag-grow, having relationship with God, kailangan po natin na mayroong komunikasyon sa ating Ama. Sabi nga din po ng iba na gusto niyang sumaya, gusto niyang makaramdam ng joy, pero hindi naman siya nakikipag-usap kay Lord. Sometimes, yung joy, hinahanap natin sa ibang tao, sa ibang friends, o sa ibang kakilala natin, na much better kung kay Lord natin ibibigay, kung ano man yung dapat nating sabihin na dapat talaga sa Kanya, instead na sa ibang tao. Na imbis na magkaroon tayo ng kalakasan, hindi eh, minsan pag sa ibang tao pa tayo nagkaroon ng pakikipag-usap or encounter na ma-share natin kung ano yung mga problema o nararamdaman natin, minsan hindi nagiging maganda yung feedback. Kaya ang nangyayari sa atin, imbis na makaramdam tayo ng joy, ng strength, hindi. Minsan kalungkutan pa or sadness na minsan kapag may nag-advise sa'yo, maling tao. Minsan, imbis na na-encourage tayo o nagpupurso tayo sa magandang bagay, hindi. Minsan, lalo pa tayong nagda-down, masyado pa tayong napipil ng kalungkutan. So, mas maganda kung directly nagkakaroon tayo ng communication with God, connection with God. So, dahil dito, sa pagkakaroon natin ng relationship o yung pagkakakilala natin sa Panginoon, ito yung magbibigay sa atin ng joy. Si Lord lang ang tanging makakapagbigay sa atin ng kakumpletuhan na hindi natin mahahanap kahit kanina. Sabi nga dito, much prayer, much joy for life. Ibig sabihin, the more na nagiging mature o we dig deeper to know God, mas lalo tayong lalapit at mas lalo tayong magpe-pray. Sabi dito, much joy your life. Kumbaga, sa pamamagitan ng pagkakakilala natin at pananalangin natin kay Lord, dun tayo mas makakaramdam na tunay na kagalakan. And later prayer, so anong ine-expect natin? Kung tayo minsan manalangin lang, pag naalala mo lang, pag may na-encounter ka lang problema, paano natin mapipil yung tunay na kagalakan dito sa puso natin? Of course, no prayer, mas lalong walang joy. Dahil kasi pag walang prayer, so minsan wala tayong komunikasyon, wala tayong relasyon sa Panginoon. So sometimes talagang sa mga ibang tao, o sometimes sabihin na natin sa mga Kristiyano na hindi pa nagkakaroon ng personal encounter sa God, minsan yung joy, nahihirapan silang hanapin. Kaya minsan sa ibang tao nila nahahanap, which is hindi tama. Mas okay kung kay God tayo de-direct. Ayun din po, ganun kasimple na we need much prayer, much joy for your life, little prayer, little joy, no prayer, no joy. Ganun lang po kasimple yon. Na kailangan we need talk to God, we need to trust God. Dun po pumapasok na pag nagtitiwala tayo sa Panginoon, mas dun tayo lumalago eh. Kasi nga po sa paglago natin, mas dun natin kahit na ano pang ma-encounter natin na pagsubok or trial sa buhay natin, because we trust God. Nandun na nga po yung sa number one na nagkaroon tayo ng time to know God, nagkaroon tayo ng connection or communication with God. Pangatlo, kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Kasi dahil nakilala na natin siya, so doon na papasok yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Dahil mas nakabasa na tayo, mas marami na tayong nabasa sa kanyang mga salita. So kahit na ano man ma-encounter natin problema sa buhay, yung kung ano mang hardships o kung ano mang paghihirap na na-encounter natin, magtitiwala tayo sa Panginoon. Meaning, hindi tayo yung parang shaky-shaky tayo sa problema or madali tayong bumagsak. Gano'n mang katindi yung na-encounter natin, dahil naniniwala tayo at nagtitiwala tayo na may Panginoon na
handang tumulong sa atin. Hindi tayo maano ng problema. Do kahit na iiyak mo yan, normal lang sa ating mga tao yon. Pero ang katotohanan niyan, nagtitiwala tayo sa Diyos na malalampasan natin ang anuman nating mga problema. Sabi nga po dito na madami kay Lord ang nakakakilala. Sa totoo lang, maraming Kristiyano ang sinasabing born again tayo, Christian tayo, pero hindi natin nade-develop ang relationship kay God. Maraming Christian o born again ang nakakaramdam ng mga encounter, pero bakit parang pag nakaka ano tayo ng mga problema, tayo eh minsan hindi mo na tayo mag-church, minsan kasi nga po kaya nang nararanasan po natin yon, kasi nakukulangan tayo ng pagkakakilala sa Panginoon. Hindi natin na-exercise kung ano po ba yung nararapat natin gawin. Yung relationship natin kay God, hindi natin nade-develop. Kaya nga po dito sa topic na ito, dito ko nakita kung ano yung dapat na sa pakikipagrelasyon natin sa Panginoon para mas makilala po natin siya ng lubos. Yun nga po yung mga nabanggit ko kanina. Si Lord lamang po ang tanging kukumpleto ng ating buhay. Maganda nga pong example na binigay dito ni Jesus Christ. Yung maganda nga pong binigay na example dito, yung kay Paul, na hanggang sa kaanuman ang mangyari sa kanya, hanggang sa mamatay siya, sa simula pa lang, in love na siya kay God. Hanggang sa mamatay siya, in love pa rin po siya kay Lord. Yun po yung best described na kung paano si Paul nagkaroon ng magandang relasyon sa ating Panginoon. So ito yung nagbigay sa akin na kailangan talaga meron tayong time, meron tayong connection, and meron tayong trust kay Lord, na ito ang isa sa mga sangkap para lalo nating mas makilala ang Panginoon. Yun lamang po ang topic ko para sa araw na ito. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig. And hayaan niyo po na tapusin ko ang topic na to sa isang panalangin. Yes, Lord, maraming salamat po sa gabi na to, sa oras na ito, Lord God, na ipinagkaloob mo, Lord, na marami mang circumstances, Panginoon, na nangyari, Lord God. But still, Lord, na-push pa rin, Panginoon, ang maglingkod sa iyo, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa wisdom, Lord God, na binigay mo, Lord. Thank you so much, and patuloy nga po na ikaw ang manguna, Lord God, sa aming mga buhay. Ikaw ang patuloy, Lord God, na maging halimbawa namin, Panginoon, sa relationship na kinakailangan namin sa aming kapwa, Panginoon. Maraming salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa makapangyarihang pangalan mo, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Now let us declare our mission and vision. Our mission is to glorify God by reaching out and mentoring families, producing spirit-filled leaders and Christ-centered communities. Glorify God, disciple families. And our vision is, by God's grace, to become an influential disciple-making church of Christ-centered families in the Philippines and beyond. Now let us speak blessings to one another. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you peace. God bless everyone.